Yun, nandyan pala kayo mga brad. Nangyari pa. So yeah, mga brad, nandito ako ngayon. It's lunch break na ngayon. Doon na tayo mag-workout. So, ito lang yung oras ko para makapag-workout tayo. Sasamahan niyo ako sa aking workout. And pag-usapan natin about gym. So yun ang content natin today. It's about gym. And ito nga pala, pakita ko lang sa inyo. Ibang tayong tubig. Tsaka syempre, extra na t-shirt, extra underwear, and shorts. Gagamitin natin sa workout. So magkita-kita tayo sa gym. It's lunch break. So kaya yun lang naman ang oras ko para makapag-gym talaga. So explain ko sa inyo mamaya kung bakit yun lang ang oras ko. So let's go. Herzl Castro here. Whew. Mga kamasel, today is pag-uusapan natin kung bakit kailangan mo mag-gym this 2020. So, pag-usapan natin yun mga brad. Let's go mga kamasel. At itong segment na to is para lang sa mga age 22 pataas or 20 pataas. Ito yung mga pa-age na patito na, hindi na teen. Pero pwede rin naman sa mga team, pwede rin panood din. Mag-like, comment, share, subscribe pala kayo. Yun, kailangan mo mag-gym this 2020 kasi marami kang kinain noong 2019. Simple lang yun. So marami kang kinain, kailangan mong i-burn yung fats mo. At kung may goal ka ngayong summer is pagkakataon mo na para mag-gym brad. Para ma-achieve mo yung malupit mong katawan, para maganda naman sa picture, diba? Tsaka syempre, nakaka-attract na, diba? Nakaka-attract ka sa iba at yun, magiging confident ka sa araw ng summer. So ano pang hinihintay mo, January pa lang ngayon, pwede pang humabol. May isang buwan or dalawang buwan ka bang preparation. So ano pang hinihintay mo? Mag-gym ka na. Di ba? And kailangan mo nang mag-workout this 2020 kasi tol, tumatanda ka na. Wala ka ng exercise sa katawan, hindi na kagaya nung bata ka, is nakapag-basketball ka pa. Ngayon, pag may trabaho ka na, gaya ko, tito age na tayo, nasa age na tayo ng pagiging tito at pamilyado, is wala ka ng time para makipag-basketball, kahit anong workout. So, pagkakataon mo mag-gym, so sabihin mo wala kang oras, tol, gawin mo ng oras. Ako, katulad ko, lunch break ako nag-workout, so yun yung pagkakataon ko para makapag-workout. Kasi, pag hapon na,
family lang oras ko sa mga anak ko na, sa pagsisilbi na sa kanila. So, yun, nakakagawa naman tayo ng time para makapag-workout. At kapag wala ka ng exercise, is tendency niyan, lagi kang magkakasakit. Lagi kang magkakasakit. Unlike kapag nag-workout ka, is tataas yung immune system mo. Madalang alam magkasakit. Katulad ko, hindi ako basta-basta nagkakasakit. Na trangkaso, gano'n. Sipon, ubo, yun lang, gano'n lang. Pero yung talagang trangkaso, never pound trangkaso. So maganda yung epekto sa akin ng pag-workout. Tumataas yung immune system ko, di ba? So nagiging healthy tayo. And pag healthy tayo, mas masaya ang pamilya natin, di ba? Walang gastos. Yet, pagsisilbihan natin sila lang maayos. And masaya ang pagsasama nyo kasi walang sakit, di ba? Kapag nag-workout ka, is tataas yung self-confident mo. Kagaya ko. Oo, kapal lang ng mukha ito, bro. So yun, tataas yung self-confident mo. Siyempre, hindi ka nahihiya, tol. Mas pagtitignanan ka nila. Wow, pagtitignanan talaga. Hindi na nakakahiya na ang taba-taba mo or ang payat-payat mo. Mapansin ka nila. And yun, magkakaroon ka ng mga tagahanga at may inspire sila sa'yo. Kasi nga, nag-gym ka, di ba? So makikita nila yung mga muscle mong ganyan, no? You know, di ba? So, nakaka-inspire mag-workout. So, kailangan mo mag-workout this 2020 para maging healthy tayong lahat. So yung mga brad, ang reason kung bakit kailangan mo mag-gym is lang, maging ano ka, maging healthy ka, di ba? Pag healthy ka kasi, nakakabawas ka ng gastos. nakakabawas ka ng gastos. Totoo yun, legit yun. Yet, nakakatulong ka sa pamilya mo. At syempre, mas maganda yung bonding mo sa pamilya mo kapag healthy ka, di ba, brad? So, nakaka-inspire ka na. Yet, healthy ka pa, di ba? So, wala kang problema sa katawan. So nakakain mo rin yung gusto mo kung nag-workout ka. Kagaya ko ngayon, hindi po ako nag-diet ngayon. Ngayon is, ang program ko ngayon is bulking. Oo nga pala, sa nagtatanong, Brad, hindi ko pa nagawa ng vlog. Pero ito na, sasagutin ko na. Hindi ako nag-diet. Ang program ko ngayon is kinakain ko yung gusto kong kainin. Pero yun nga, kinakain ko. Pero syempre may limit din naman tayo, syempre. Syempre lahat naman ang sobra is bawal. Pero nakakain ko yung gusto ko. Yun naman maganda ngayon sa aking program. So sana ma-share ko sa inyo ng maayos, although nangangapa-ngapa pa ako sa pagbablog ng fitness vlog. So, syempre, yun talaga. Pero handa akong i-share sa inyo kung ano yung nalalaman ko at kung ano yung nasubukan ko, di ba, Brad? Importante is nakakapag-share tayo ng, ano, ng inspiration sa iba, motivation sa iba, at sineshare natin ng fitness sa buong mundo. Yun naman ang mahalaga dun, eh, Brad. So, kapag nag-gym ka, Brad, maraming benefits sa katawan mo, like tataas yung immune system mo and self-confidence mo. Ganon din ang ano mo, sex appeal mo, di ba? Yung mga gusto ng iba. Gusto ko din. Yun, tataas ang sex appeal mo. Then, maganda siya sa katawan. And, sobrang nakakagaan yung katawan na pinakapag-workout ka. Sinasabi ko sa'yo, mag-iiba yung mga pag-iisip mo, yung motivation mo sa sarili mo, sa hindi lang sa loob, pati sa labas na anyo mo, is magkakaroon ka ng magandang vibes. Yun ang maganda sa pag-workout. So, sana makapag-workout din kayo. Kahit hindi sa gym o kahit sa bahay lang, okay lang yung basta nakapag-exercise kayo ng mahalaga. So, dapat kailangan healthy tayong lahat dito sa atin. So, yun lang share ko sa inyo mga brad, mga kamuscle. And, salamat nga pala sa 1,141 subscribers. So, may isang nag-subscribe kanina. Maraming salamat sa iyo, Brad. So, yun lang mga brad, shoutout nga pala kay Junji Extreme sa lahat ng mga tropa natin dyan, and comment kayo, dito shoutout ko kayo ng personal, and kung may question kayo, pwede kayong magsabi dito lang sa baba, dyan sa description box, ilagay nyo lang, and salamat nga pala ulit sa pag-subscribe, so tuloy-tuloy lang tayo sa ating paggawa ng vlog,
hopefully mas marami pa tayong may content and suggest naman kayo ng content kasi nauubusan na din ako, Brad. So like, comment, share and subscribe mga kamasal natin dyan. Peace! At sa nagtatanong kung ano itsura ng katawan ko, yan ako ngayon, medyo kanta tayo ngayon, medyo marami tayong fats. Pero may muscle tayo, hindi pa tayo kasi nag-diet, bulking. So pag sinabing bulking is papalaki pa ako ng katawan, saka ako mag-diet. Kaya meron fats pa tayo. Kasi kumakain ako ng more protein, tsaka syempre carbs para pump yung muscle natin. Pump yung muscle natin at medyo lumapad-lapad pa tayo. So ganito yung conditioning ko, nagpapabulk muna ako bago ako mag-diet. So siguro mga 1 month, so, next month siguro, or next week, bukan na natin mag-diet, Brad. So ito yung katawan natin ngayon. Tignan natin ang pagbabago soon. Talo tayong mamotivate kung may ganito. Let's go!